guys! Welcome to my channel. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung daily skincare routine ko. Wow! Very simple lang siya. Hindi siya ganun kamahal. Affordable siya, actually. So, maghihilamos muna tayo. Let's go! A few moments later. Yan, guys. Nandito na tayo sa CR. So, facial wash ko is ito. Perfect Whip Acne Care. So, 100 plus ko lang siya nabili. Meron tong iba-ibang color. May pink. Hindi ko sure yung isang color. Basta may color pink siya nakita ko last time. Pero ito kasi, kasi may mga pimple marks ako. May mga tumutubo pa rin sa face ko. So, ito yung pinili ko, yung Acne Care. Na ano nila. Na brand nila. So, ito, almost a month ko pa lang siya nagagamit. And sa tingin ko okay naman, effective naman siya sa face ko. Tara, maghilamos na tayo. So, ang paggamit nito, ipo-foam. Ano ba ito? Foam up daw by adding water. So, kukuha lang tayo at least 2 centimeter. Hindi ko sure guys, 2 centimeter. Basta ganyan, konti lang siya. So, ipo-foam up natin. Ganito lang natin. May ginagamit yung iba na parang ano, foam talaga siya para madali siyang mag-foam up. Kaso ako wala. Kaya kinakamay ko na lang siya. Ganito na lang. Wait lang ah. Matagal siya i-foam up kasi mahirap pag sa kamay. Kaya minsan, it takes time talaga. Minsan pag tinatamad na ako, hindi ko na siya ginagawa. Konting, basta may konting bula lang, apply ko na agad siya sa face ko. Pero sabi nila, mas effective daw kasi pag talagang na-foam na talaga siya, tapos dun mo i-apply sa face mo. Okay na siguro yan. Basta medyo may ma-foam naman na siya, so i-apply mo siya ngayon sa face mo. Actually, dapat medyo basa yung face, pero okay lang yan. Apply ko na siya. Ganyan. Tapos, iwan mo lang siya mga at least 1 to 2 minutes na nakaganyan lang sa face mo. Para ma-absorb nung skin mo yung a few moments later. Ayan guys, so babanlawan na natin. Nilalagyan ko rin yung leg ko para pantay. Para hindi magka-pimple yung leg. Oh my God! Wow! So, one tip ko para iwasan din yung magka-pimple. Kasi diba may towel. Minsan yung towel, madumi siya. So, meron akong facial tissue. Mura lang naman siya, 20 plus lang. So, yun yung pinapupunas ko sa face ko. Or kahit anong tissue na meron kayo, basta make sure na malinis siya. Ayan. Balik na tayo dun. So, ayan guys. Nakapaghilamos na tayo. Ito, may mga pimple marks pa ako. Ayan, nakikita nyo. Kasi nung umuwi ako, Isabela, hindi ko nadala yung mga panghilamos ko. So, ayan, nagsitubuan sila. Kaya, hoping ako na mawala. Ayan. Ayan. So, ito, unang ko nilalagay. Since wala man ako makeup, okay lang din, pero maglalagay pa rin ako. Itong micellar cleansing water. Removes makeup plus cleanses, soothes skin. After mo siya ilagay, pwede ka nang hindi maghilamos kasi nakalagay dito, no rinse off. So, nabili ko siya 120 plus, 140 plus. Ayun, tipid din siya magamit actually. So, lagay na natin. Ay, napadami. Ayan. Ito pala yung gamit kong cotton. Nabili ko lang din siya sa Watson. Nakalimutan ko na kung magkano to eh. Ina-check ko dun sa resibo. Pero mura lang din to.
Pwede naman yung kahit anong cotton, yung cotton balls na meron kayo, okay lang din. Ayan siya, oh, ang daming tanggal. Madumi pa rin pala yung mukha ako. Ayan. Leg, lalagyan ko rin yung leg. Ayan na siya. So, hayaan mo lang siya matuyo ng konti. So, next is yung toner natin, which is the Thayers Facial Toner, which Hazel Aloe Vera Formula in Rose Petal. Ganito kalaki, 355. Nabili ko siya for 695. I know mahal siya, but it's worth it, promise. Matagal mo siya magagamit, tipid siya magamit. At the same time, alcohol-free siya. So, hindi siya mahapdi sa mukha. And then, meron palang maliit na size nito, mga ganito. Ayun yung gamit ko dati. Nabili ko siya 200 plus or 300 plus. Pero tipid siya magamit, matagal ko siya nagamit, promise. Ayun, so lagay na natin. Yan. Lamig sa mukha. Naglalabasan yung mga pimple marks ko. Kailangan usog natin. Dumudulas kasi siya eh. Wala akong phone holder. Nakapatong lang siya dyan sa bag ko. So, ayan. Siyempre, damay din natin yung leeg natin. Para pantay. Pwede siya sa ano, all skin types. Kung oily ka or dry skin, pwede tong toner na to. Yan, ang dumi. Ang dumi niya. So, next is moisturizer. So, dalawa yung gamit ko. Dalawa yung ginagamit ko actually for morning and sa gabi. So, sa umaga, ito yung gamit ko. Soothing gel aloe vera. Nabili ko siya, mura lang siya, 100 plus lang din ata, pero meron ito yung nasa tub. 200 plus or 300 plus. Basta ilalagay ko na lang sa description box yung mga prices nila. So, ito, matagal ko na rin siyang gamit. Ito yung pangatlong sachet ko na ata. Sa ganito lang ako bibili kasi mas madali siyang dalhin kahit saan. Tsaka tipid siya gamitin. So, ayun. Kahit maliit yung dala kong bag, kasha siya. Kaya ito yung dinadala ko. So, lagay na natin. Pwede mo siya lagay sa rep para mas masarap siya ilagay sa face. Minsan nilalagay ko siya sa rep. Ayan. Sarap ang lamig. Siyempre, lalagyan din natin yung leg natin. Ayan. Yung isa ko namang ginagamit na moisturizer, itong Skin Renew Lotion. Nalaman ko siya kay Ate Tina. Hello, Ate. Nabili ko siya worth 240 pesos. Pwede siya sa buong body natin, actually, kasi peeling lotion siya, so magbabalat talaga. Ito yung ginagamit ko sa face ko. Minsan ginagamit ko rin siya dito sa siko, sa tuhod, pwede siya. Medyo mahapdi siya, syempre kasi nagbabalat yung face natin. Pero konti-konti lang kasi nilalagay ko para hindi siya grabe magbalat. So ito, sa gabi ko siya nilalagay sa face ko. Dito nawala yung mga pimple marks ko noon. Bumalik lang kasi, well, kasi natigil. So dito nawala yung mga pimple marks ko. Ayan, so color orange siya. Pag inamoy mo, amoy siyang candy. Meron pa pala akong isang nilalagay. Hindi ko sure kung paano pronunciation nito. Kung Saint Ives ba o Saint Ives. Basta yun na yun. Ito, bago ko lang siyang gamit. Blackhead Clearing Green Tea and Bamboo Scrub. Ginagamit ko siya twice a week lang. Kasi scrub siya, hindi siya yung talagang daily facial wash mo. So, it clears blackheads and unclogs pores. Ito yung halimbawa, pag ginagano mo yung face mo, may mga nakakapakan para mga whiteheads, blackheads. Ito yung nagtatanggal. Talagang pag nilagay ko siya, i-scrub mo talaga siya. Konting basa lang sa face mo muna, tapos i-scrub mo siya buong face mo. Then after nyan, ang sarap sa pakiramdam, parang ang kinis ng mukha mo after. Twice a week ko lang siya ginagamit, hindi siya pwedeng everyday. So, nabili ko siya, $299? Sa-check ulit yung resibo ko, basta yun. Lalagay ko na lang sa description box lahat ng prices nila. Ayun. And last but not the least, itong, natanggal na yung mga sticker niya. Itong Vaseline lip balm ko, gustong gusto ko to. Mura lang to, nabili ko, 20 plus lang ata. Basta yan, tagal ko na siya ginagamit, tignan, mauubos na siya. Ayan. Lagi ko siya nilalagay, every skincare ko. Bago matulog, yan, pagising sa umaga, yan. Kaya hindi nagda-dry yung lips. Ayan. Yun guys, yun lang yung simple skincare routine ko. I hope may natutunan kayo.
And please comment down below or any suggestion para sa next video natin. Disclaimer lang pala, hindi porket nag-work yung lahat ng products na to sa face ko, is mag-work din siya sa inyo. Iba-iba tayo ng skin type. Pero, why not to try din, diba? Baka sakaling mag-work din siya sa inyo. Yun lang, mura lang naman siya. Yung Thayers, pwede kayo bumili ng maliit lang siya na size para matry nyo. Matagal naman siya magagamit and it's worth it. Yun lang, thank you again for watching. I hope to see you on my next video. Bye-bye, stay safe everyone!